si Peko Chan ay isa sa sikat at nakakatakot na urban legend sa Japan. Si Peko Chan ay ang logo na nakalagay sa candy na Milky. Ang picture ni Peko Chan ay madalas makita sa mga banner sa tindahan. Si Peko Chan ay mascot ng isang company sa Japan na gumagawa ng candy na tinatawag na Milky. Marami ang naniniwala sa urban legend na ito dahil madami daw ebidensya na kinain ni Peko Chan ang kanyang sariling ina. Isa na dito ang kanilang company slogan. Ang slogan ng company ay Milky Tastes Like Mama. Si Peko Chan ay isang batang babae na may matatabang pisngi na nakasuot ng red ribbon sa buhok niyang naka-ponytail. Lagi siyang makikita sa logo na dinidilaan niya ang kanyang pulang pisngi. Ayon sa usap-usapan tungkol sa urban legend na ito, ay talaga namang kikilabutan ka sa ginawa ni Peko Chan sa kanyang sariling ina at tatayo ang mga balahibo mo pag nalaman mo kung bakit ito nagawa ni Peko Chan. Si Peko Chan ay isang normal na bata na nabuhay sa panahon ng World War II. Noong 6 years old pa lamang si Peko Chan, ay ito yung panahon na sobrang kulang ang supply ng pagkain sa Japan. Sa sobrang hirap ng buhay at wala nang makain, ay kinakailangan nilang uminom mag-ina mula sa putik at kumain ng kung ano-anong damo, ugat at dahon na kanilang makita para lang sila ay mabuhay. Isang araw dahil sa gera, kinailangan nila na magtago sa sobrang liblib na lugar na halos walang puno. Ang nanay ni Peko Chan ay sobrang nahahabag sa kanyang nakikita, lalo na pag nakikita niyang namimilipit sa gutom ang kanyang anak. Ang mag-ina ay hindi makaalis sa lugar ng kanilang tinataguan, kaya unti-unti ding naubos ang kanilang supply ng pagkain. At kinakailangan na ng nanay ni Peko Chan na magbitaw ng isa sa pinakamabigat na desisyon niya sa kanyang buhay. At ang desisyon na iyon ay ang ipakain sa anak niya ang ibang parte ng kanyang katawan. Kumuha ang nanay ni Peko Chan ng matalas na bagay na nakuha niya sa mga nasawing sundalo at unti-unti niyang pinutol ang kanyang kamay at ito ay pinakain niya sa kanyang anak na si Peko Chan. Noong una ay hindi ito kinakain ni Peko Chan kahit siya ay gutom na, pero dumating ang oras na halos hindi na niya maigalaw ang kanyang katawan dahil na rin siguro sa sobrang gutom, pagod at hilo na kanyang nararamdaman. Kaya wala na siyang choice kundi kainin ang parte ng katawan ng kanyang nanay. Habang kinakain ni Peko Chan ang kamay ng kanyang nanay, ay para itong mabangis na hayop na kinulong sa hawla ng ilang taon at hindi pinapakain. Si Peko Chan ay manghang-mangha sa lasa ng kamay ng kanyang nanay na tila kumakain lang siya ng matamis na candy. Pagkatapos kainin ni Peko Chan ang binigay ng kanyang nanay sa kanya, ay parang wala na siya sa kanyang sarili at sinugod niya ang kanyang nanay at pinaslang ito. Nang siya ay bumalik sa katinuan, ay nakita na lamang niya na kinakain niya ang sarili niyang nanay. Marami nagsasabi na pagkatapos ng insidenteng ito ay nagpatuloy si Peko Chan sa kanyang buhay. Ngunit isa na siyang tao na kumakain ng tao. May nakapagsabi na ang rason kung bakit nakalabas ang dila ni Peko Chan at pilit na inaabot ang pisngi ay para abutin ang natirang dugo ng kanyang mga naging biktima. Kung mapapansin nyo din, ang pangalan ng candy na ito ay Milky. Mukhang normal lang sa pandinig ng iba, pero baka magulat ka kapag nalaman mo ang pinagmula nito. May mga nagsabi na ang Milky ay nagmula sa huling salitang nasabi ng nanay ni Peko Chan at ito ay ang salitang kill me. Sa makabagong panahon ngayon ay makikita niyong may kasamang lalaki si Peko Chan sa bagong logo ng candy. Sabi ng iba, ito daw ay ang kababata ni Peko Chan at ang pangalan ng batang ito ay si Poco. Ayon sa urban legend, si Poco daw ay 7 years old na nakatira sa tabing bahay nila Peko Chan.
At sinasabi din na pagkatapos kainin ni Peko-chan ng kanyang nanay, ay nawala na naman siya sa kanyang sarili. At pinuntahan niya si Poco. Inatake niya si Poco at inumpog niya ng malakas ang ulo nito sa pader. At dahil dito, ay nakaramdam ng sobrang sakit si Poco. Kaya niya nakagat ang kanyang dila at nalunok ito. Kaya kung mapapansin niyo, ay hindi nakalabas ang dila ni Poco. Kahit nakilala naman talaga si Peko-chan na nakalabas ang dila sa logo ng Milky. At kaya din pala laging nakasombrero si Poco. Dahil kinain din ni Peko-chan ang kanyang utak. Ngunit gusto ko lamang pong linawin na ang kwentong ito ay isa lamang urban legend. Maaring totoo at maaring hindi. Kayo na po ang bahalang humusga.